morning po uli. Boker to. Nako, ngayon po ay down to our last 2 days ng atin pong daily worship, word, and prayer. Pero wag po kayo mag-alala sapagkat next week ay we will have a weekly worship, word, and prayer. Every Wednesday po namin ipapalabas yan. Gawa po ng may mga movements na po tayo. At pero magpatuloy po tayo sa pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. At pagpuri sa Kanya every day, pwede po natin gawin yan. God is good. And we'll worship Him because He is a good God. Amen? Amen. Hallelujah. I love You, Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love Your voice. I love Your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, You are close like no other. I've known You as a father, I've known You as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, now I will sing in the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. You are a good God. Thank You, Lord, for this wonderful day. We are able to worship You and bless You with all of our hearts, mind, soul, and strength. We give You praise. Everybody say amen. 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 Tayo po ngayon ay makinig ng salita ng Panginoon at tayo po ay manalangin sa pamagitan po ni Pastora Kit. Magandang umaga po at talaga pong tayo nandirito sa pangalawang huling araw dahil tomorrow po will be the last day and for sure we will be missing you. At sana po ay nakapaghatid kami ng kalakasan sa
inyong lahat. So, ngayon pong umaga, ay nais po namin muling bigyan kayo ng isa pang pabaon bago po tayo, not really signing off, pero bago man lang mawala ang ating araw-araw na ginagawa. So, alam nyo po, ito po at marami na ang sasakyan sa kalsada. Lumabas na po kami kahapon para pumunta at bisitahin ang eskwelahan. Diyan lang po sa Fairview. At nakita ko na po na iba na po ang sitwasyon. Marami na pong sasakyan. So, ito po, kinakailangan po natin brace ourselves. And we're approaching towards the new normal. And talaga pong marami po tayong maiinkwentro ngayon na mga tipong kakaiba. Kakaibang sitwasyon. At kaiba rin pong mga pag-uugali na ating sasalubungin. So, nais ko lang pong i-share sa inyo ang Hebrews 11:8. Sabi po rito, "Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Napakabigat po ng verse na ito sa Hebrews kasi nagbibigay daw ito. Ito ay paano ka magkakaroon ng assurance sa mga bagay na hindi mo nakikita? Sa panahon po natin, napakahirap kasi gusto natin laging may makikitang ebidensya, meron tayong makikita sa ating mga mata, sa ating isip. So, pero sa ang sinasabi po ng Hebrews dito is, now is the faith. Now is the faith that will give us confidence and assurance. So, ibig sabihin, kung ito ang magbibigay ng assurance at ito ang magbibigay ng kasiguradahan, napaka-importante po na meron pala tayo nitong faith. I know we've been saying this na faith is really something very, very important. Pero ngayon pong umaga, hayaan po natin na magbigay pa tayo ng ilang salita patungkol dito. At alam nyo po, ang title ko lang po o gusto ko lang sabihin ngayong umaga ay sariwang pananampalataya or fresh faith. Pwede po bang maging bilasa ang ating pananampalataya? Alam nyo po, ito po ay, kaya ko sinasabing fresh faith. Kapag ka po tayo ay parang may sitwasyon sa buhay na parang hindi na natin kayang, hindi na tayo confident, wala na tayong kasiguraduhan, yun po ay nagsasabi o isang red flags na nagbabadya na yung faith natin ay hindi na kinakaya. Hindi na kinakaya yung sitwasyon na hinaharap natin. That's why it's very, very important na magkaroon tayo lagi ng sariwang pananampalataya or fresh faith. Kasi po, pupunta na po tayo sa bagong chapter ng ating buhay. So, hayaan nyo pong magbigay po ako ng 5 puntos para magkaroon ng fresh faith. Sabi ko, how to have fresh faith. So, kailangan po natin talaga na ma-embrace ulit ito. Alam nyo po, sa dinami po ng mga pinagdaanan natin, ay hindi nagkukulang ang Diyos. Lagi po siyang nandyan sa ating kaisipan, sa ating mga puso. So, ito po. Una po muna na ating gustong i-share sa inyo para sa limang ito, una yung word na fresh. Tandaan nyo po yung word na fresh. F-R-E-S-H, fresh. So, para po magkaroon tayo ng sariwang pananampalataya, unang-una po, tandaan po natin na we have to feed your faith with the Word of God. Yan po talaga ay isang epektibong pamamaraan para po maging sariwa ang ating pananampalataya. Sabi po sa Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing by the Word of Christ. So, sa ganito pong sitwasyon, kung tayo may pinagdadaanan, kung tayo ay namumroblema, napaka-importante po para magkaroon tayo ng sariwang pananampalataya. Tayo po ay magbabasa talaga ng salita ng Diyos. Tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Kasi po ito po yung mga pagkakataon na talagang we need to move in faith. Sabi rin po sa Matthew 4:4, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, meron po akong kwentong alam na talagang sineryoso niya po ang verse na ito, na man does not live on bread alone. So, ang ginawa niya po, ginawa niya pong almusal, tanghalian,
at hapunan ang Word of God. Halos hindi po siya talaga kumakain kasi yun po yung faith niya. Na pag kumain ako ng Word of God, mas mabubuhay ako. And alam niyo po yung sinasabi nga natin na pinatulan siya ng Diyos. Alam niyo po, napakalakas niya pong tao. Siya po ay parang, sabihin natin, yung anointing po ng Lord ay talagang nasa buhay niya. So tayo po na nabubuhay sa laman, na nabubuhay sa pagkain, no? Na physical food. Maganda po talaga na pakainin natin ng ating spirito ng Word of God. Okay po. So, ang opposite po ng faith ay fear. So, napaka-importante po na pag tayo'y natatakot na. Saan tayo natatakot? Sa maraming bagay, di po ba? Kawalan, marami po tayong mga nangyayaring mga nakawan, mga ganyan po. Kahapon lang po, may nakita kaming binubuno nung may-ari yung nanako sa construction. So, nakatulala ako kasi humihingi siya ng tulong sa amin na pigilan yung lalaki. Ako po kasi syempre, sabi niya, tulungan niyo ako kasi lalabas yung lalaking yun sa construction site na may mga ninakaw. So, kita niyo po yung fear talagang reality po ito ng buhay. Kaya, more than anything, we have to feed ourselves with the Word of God. It's really an assurance that God will give us peace that will pass all understanding. So, pangalawa po dito yung rest. Rest in the Word. Sabi po sa dictionary, ang ibig sabihin ng rest is cease work or movement. So, alam niyo po, it's very, very important to rest in the Word. Sinabi nga po natin na once na may sinabi si Lord sa'yo, sabi mo sa isip mo, it's done deal na yan. Kasi sabi ko nga po, di ba, worrying is a waste of time. So you just have to rest in the Word. And pag sinabing rest in the Word, you will not complain, you will not worry. Kasi po, di po ba, ang taong pag sinabing okay, mag-rest ka muna, dapat wala siyang movement. Dapat either nakaupo lang siya, nakahiga lang siya, yun po yung rest. So, dapat po tayo sa Word of God, tayo ay nagre-rest. And as we mature po, as we mature in the Lord, we will learn to rest. Alam niyo po, ang Psalm 91 ay very effective po yan. At talagang lagi po natin yung binabasa. Pero kahit po ito ay lagi nating binabasa, nandun po lagi yung iba-ibang kahulugan ng Psalm 91. Nasubukan nyo na po yun. Ay, ang Psalm 91, nag-apply siya sa akin sa trabaho, nag-apply siya sa akin nung nagkasakit ako. Kasi po, hindi natin kayang i-exhaust ang kahulugan po o ang salita ng Diyos. Kaya po, we rest in the Word of God dahil nakikita po natin dito yung effectiveness, nakikita po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sabi nga po, lagi ko po itong sinasabi na ang kapangyarihan ng Diyos ay nandoon din kung paano natin siya pananampalatayanan. Narinig niyo na po ba yung mga sinasabi po ng iba na nagdiwala naman ako kay Lord pero hindi naman niya ako tinugon. Meron po mga ganong komentaryo. Pero kasi po ang sabi po dito, kailangan po ang pag-rest sa Word of God ay ang pagbibigay po ng tiwala. So nandito pa rin yung kinakailangan nating manampalataya po sa salita ng Panginoon. Meron pong lagi ko pong nare-receive ito na kapag ka po tayo ay nandun sa panahon na tayo nahihirapan, tayo po talaga ay mag-contemplate. Tayo po ay tanggalin po natin yung ating mga kaguluhan sa isip. Tayo po ay manatili. Tayo po ay magbigay ng focus sa Lord. Umawit po tayo. Manalangin po tayo. At ang kapayapaan po ng Diyos na daladala ng kanyang salita ay atin pong mararanasan. Ang pangatlo naman po, okay? Ito po yung exercise. Exercise the Word. Po. Yung bang ang exercise, ito yung sinasabi ni James sa chapter 2 verse 18 na, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds
and I will show you my faith by my deeds. So tayo po yung mga taong bilang Kristiyano, tayo po ay nag-exercise ng ating faith sa pamamagitan ng pagkilos at paggalaw. Hindi natin pwedeng sabing, the Lord will provide for me, tapos hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka naman nag-iisip kung paano kakikita. So iba po yon. We have to exercise our faith. This is what we call putting things, or we practice what we preach, or we practice what we believe in. So, alam niyo po, ako po ay kahit pa paano nag-exercise. And because I believe that exercising will benefit my body. So, it will give you your muscle coordination, it will give you a stronger heart, a stronger muscle. So, with all these things po, naniniwala tayo ng exercise, physical exercise will make us strong. Ganon din po sa ating pananampalataya. So, if we exercise the word, yan po ay magbibigay sa atin ng stronger spiritual muscles. Natatandaan ko lang po, ito po nung para ma-exercise namin yung faith namin, or ako particularly, para ma-exercise ko yung faith na yan, talagang sinubok po talaga ako ng Lord, unang-una sa family, sa mga anak namin. So, siguro natatandaan ko po yung isa kong anak, sinabi ng Lord sa amin dalawa na itong anak mo na to, huwag mo siyang pa-injectionan kahit isa. We have received a word from the Lord na huwag siyang pangalawa sa bunso, na walang injection po talaga yung lalapat sa katawan niya. So, hindi ko siya naiintindihan, pero very strong po yung word, and we really have to exercise our faith that this is the word of the Lord. So, alam niyo po, tuwing may uubo, alam niyo po yung hawak-hawak niyo yung anak ninyo, na parang natatakot ka kasi sabi nila kapag walang bakuna ay mahina ang katawan at pwede siyang magkasakit. So, can you imagine na yung apat na nagpabakuna, and then itong panglima na to, hindi ko, kasi sabi ni Lord, walang tutusok na injection dyan. So, pag tinatanong po ng doktor, sige, injection na namin yung anak mo, sasabihin na mo, hindi po, tapos na po. Okay, lilipat kami ng pedia. Pero it turned out, yung pong sa anim naming anak, yung lima po na confined, itong hindi namin na bigyan ng kahit na single injection or vaccine or immunization, siya po yung napakalakas. At sabi nga po sa amin ng Lord, He will represent Israel. So, ginagamit po siya ng Lord ngayon. So, can you imagine? You just have to really exercise your faith. Kasi or else, hindi mapapatunayan ng Diyos na faithful siya. Kung hindi mo susundin at hindi mo i-exercise yung faith, and na masasabi mo sa sarili mo after exercising your faith na, oo nga, no? Totoo nga, Lord, totoo yung ginawa mo, totoo yung sinabi mo. Exercising, kagaya nga po, physical exercise is not easy. Alam ko po yan. Kasi pag 30 minutes yung nakalagay na exercise, parang 15 minutes pa lang, gusto ko na pong huminto. Be honest, ganun po. Pag 1 hour, nag-set ako ng 1 hour, may sinusundan po kaming video, parang nakaka 30 minutes pa lang ako, susuko na ako. Kasi ang hirap po mag-exercise. Kasi lahat po ay mapapagod. Ako hanggang 15 minutes. Siya po, kasabay ko po siya. Pag tiningnan ko siya sa likod, nakaupo na po siya. O kaya kamay na lang ang gumagalaw, hindi na gumagalaw yung mga paa. At least 15 minutes. At least, di po ba? But what we're saying here is, it's hard to have, you know, to do physical exercises. Ganon din po minsan. Ganon din po talaga sa spiritual when you exercise. Pero may benefit po. May benefit po. May benefit ba? Meron. Ako po may benefit. Di na po ako hinihingal pag umaakyat po ako ng fourth floor. Okay na po ako. Praise God. So, marami po tayong pwedeng i-exercise na faith. Ito, papunta na tayo sa GCQ. Let's exercise our faith. That's something good is going to happen. Yes. It's going to be good. Amen. And of course, after exercising your faith, napaka-importante po yung susunod. Speak the word. Speak the word. Okay po? So, sabi po sa Hebrews 4:12, for the word of God is alive and powerful. Ayan po. For the word of God is alive and powerful. So, kung alam mong alive, may buhay at may kapangyarihan, ang salita ng Diyos, gamitin na natin.
Di po ba? Kung ang isang bagay ay may kapangyarihan, ginagamit po yan. So don't miss it. Don't miss it. Kasi po talagang ito, it will really freshen up our faith. Pag alam mong nanghihina ka, mag-declare ka ng word of God. This is a new day. Alam niyo po laging sinasabi. Ito, umaga pa lang. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Amen. Effective po. Pag sinabi ko yan, nasi-change ang atmosphere, nasi-change ang perspective mo, and I know, and you will know that it's going to be okay. It's going to be alright. So, sinabi ng Hebrews yun, the Word of God is alive and powerful, so you make use of it. Gamitin po natin sa mga panahong ito, at siguradong pati faith natin, mananariwa, lalakas ka. Sabi po nga ay itong mga panahon na ito ay dapat na gamitin natin talaga ang pananampalataya natin. Talaga po. Sabi, ito po favorite ko to sa Romans 4:17. We call things that are not as though they were. Yung hindi mo pa nakikita, alam niyo naman po yung istorya nito, ano po, si Abraham, sinabing you will be fathers of many nations, na kasing dami ng stars sa heaven. Hindi pa nga, at alam niyo yung sitwasyon na si Sarah nga ay baog, tapos 99 years old na sila. Pero nung binigay ng Lord yon, ano na yon, pinaniwalaan na yon ni Abraham. So, you know, that's how powerful the Word of God is. So, we say things that are not as though they were. Ay, itong week na to, eto, magiging maayos ako, magiging successful. Itong week na to, even though hindi mo pa nakikita, hindi mo pa rin siya nararamdaman, you speak the word, you speak the word. Practice it, practice it. Eh, alam niyo po, ito nga yung ginagawa ng mga hindi Kristiyano, yung mga, ano ba yan, yung mga nasa cultic something na... Pagan. Mga, oo, tsaka yung mga, ano, yung mga sinasabi nila na, basta yung nagmamantra sila, ano ba yun, tama ba yun? Ayun, mga ginagawang ganun. Eh, tayo po, anak po tayo ng Diyos eh. Anak po tayo ng Lord. Kaya we speak the word, declare, may kapangyarihan at may buhay. At ang panghuli po, ito po yung hear, sa H, hear and obey the word. Ayan, sa Luke 11:28, sabi po, he replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. So talaga pong, alam nyo nakakatuwa, pag stages by stages eh. Una, ay nandito muna tayo sa isip, sa puso, parang pinapalakas natin, nag-exercise tayo. And then, kahuli-hulihan, we have to hear and obey the word. So kasi po, ito po yung sinasabi na, ito na yung magiging result, no, na, ay, alam nyo, si Pastor Ferdy, ang lakas ng faith niyang taong ito. Kasi, naririnig niya na si Lord, tapos, sinusunod niya pa ang word ng Lord. So, meron ng external manifestations, yung pagsunod natin sa Lord, nakikita na. So, nagkakaroon na ikaw at ako, magiging pagpapala na tayo sa ating kaibigan, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating asawa, kasi meron ng pagdinig at meron ng pag-obey. Alam nyo, meron akong, ito yung lagi kong naririnig na, ano, si Lord talaga ay compassionate siya. Siya ay Diyos na napakabutit, napakabait. Pero tandaan po natin, bilang Kristiyano, dapat po tayo ay lumalago. Dapat po tayo ay lumalakas. Dapat tayo po ay magiging model. Meron pong kasabihan or sabi niya, God is a lion and a lamb. Alam po natin yan, nasa Bible po pala yan. God is a lion, but He is also a lamb. Sabi niya po dito, for the maturing in Christ, He is a lion. But to the babes in Christ, He is a lamb. Ano po ibig sabihin nun? Mga kapatid, 50 days na po yata tayo ngayon. Kailang days na tayo ngayon? Yeah. So for the 50 days, sabi ko nga po nung mga nakaraan, it takes 40 days to develop strong habits. Kung ginawa po natin ang ating assignment sa pakikinig, tayo po, we will be considered as maturing in the Lord. And dapat po, dun po yung ating destinasyon, magmamature. And for the maturing in the Lord, sabi niya, He is a lion. God is a lion. So, ito po yung pagkakataon na we will be experiencing a lot of things. Kasi leon na ang Diyos sa atin. Eh, tuturuan na yung pag-uugali natin, character natin. At minsan, iaallow niya ang mga testings. Iaallow niya yung mga, you know, mga
mga incidents na hindi magaganda to happen in our lives so that we will grow in Him. Kaya po yung mga Lord naman eh, patampo-tampo kay Lord para po doon sa mga babes in Christ na talagang si Lord, ano pa yan? Sige, nadapa ka. Di po ba? Pag ang babies nadapa, aangatin ka lang niya. Di kanyan papagalitan. Kaya alamin po natin kung sino ang Panginoon sa ating buhay sa panahong ito. Siya ba ay layon? O siya ba ay lamb pa rin? Pero naniniwala po ako, layon na po siya sa atin kasi po, He wants us to mature in Him. He wants us to mature. Kaya po, dito po sa hear and obey the word, sabi nga, obedience is better than sacrifice. So, for sure, we have to have this kind of assurance kay Lord na nandito na tayo sa pag-obey sa Panginoon. So, ang challenge po dito ay, let us wake up every morning with fresh faith by doing the following. Basta remember, freshen up your faith by doing the following. Feed your faith with the Word of God. Number two, rest in the Word. Number three, exercise the Word. Number four, speak the Word. And number five, hear and obey the Word. So, dalangin po namin na talagang itong mga pinagdaanan natin, anuman po iyan, ay just freshen up your faith with these fresh points. Salamat po. God bless po. Let's pray. Lord, we thank you for this time. We thank you, Lord, for your word, Panginoon. Yes, salamat po. Ang inyong salita ay lagi makapangyarihan, yes, makabuluhan. Jesus. Tigit sa lahat, Lord, like what we heard, God, your word, Lord, is fresh. Amen. And that's what we need, Lord. Yes, kailangan po namin ng sariwang pananampalataya, sariwang pundasyon every day, Lord. And as we pray, O God, that you allow us, first and foremost, to feed on your word, Panginoon, to feed our faith with your word, Panginoon. Yes, pakainin namin ng pananampalataya namin ng salita mo, Lord. In fact, not just feed, Lord, but we feast on your word. Kami po ay magpiesta sa salita mo pagkat napakayaman ng iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po ang pananampalataya namin. Araw-araw ay fresh, Panginoon. And Lord, we also pray, O God, that you allow us to rest in your word. To have a Sabbath in your word, Panginoon. Yes, may kapahingahan kami that every time we read your word, Lord, there will be rest, Panginoon. There will be an assurance. There will be peace. At kami po, Panginoon, ay mapapayapa sa anumang pinagdadaanan po namin. Even right now, Lord, we even pray, Lord, that we exercise your word. Na ang salita mo po ay aming gamitin, aming ipamuhay, at makita po sa aming lahat, Panginoon, na kami po ay people or man or woman of faith, Panginoon. May pananampalataya kami. At ang iyong salita, Panginoon, ay magtuturo sa amin to exercise these words, Panginoon. And kasama niyan, Panginoon, is to speak the word. Sabihin namin ang mga salita mo, mga pangako mo, mga verses na nagbibigay ng assurance na ang numang pinagdadaanan namin, Panginoon, hindi mo kami kinakalimutan, hindi mo kami kinakaligtan. Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, that as we speak your word, Lord, your word will be a rema to us. Magbibigay, Panginoon, ng katiyakan na ang anuman ang pinagdadaanan namin, hindi po nalilihim, hindi po na itatago sa iyo, yes, Panginoon. Lord. And as we listen to your word, may we hear and obey your word. Hindi lang namin pakinggan. Mabuhay po kami at makinig at sumunod po sa inyong salita. Yes, nananampalataya kami, Panginoon, na meron pong pagpapala sa pagsunod. Meron pong biyaya sa pagsunod, yes, sa iyong, Lord, salita. And so we pray right now, O God, that this faith will, yes, not, Lord, just be faith, but will be a fresh faith, yes, daily, Lord. As you have said in your word, O God, that they will be new every morning. Yes. Great is your faithfulness. Amen. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Every day, you are faithful. And you always give us your goodness and grace. Even right now, Lord, we pray for the people, Panginoon, na nangangailangan ng lakas, ng strength. As we, yes, have heard, Lord, Panginoon, isang pamilya ng membro namin, Panginoon, yes, isang kapatid po namin ay kinuha na, Panginoon. Lord, alam po namin may kalungkutan ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Pero palitan niyo po, Panginoon, ng kapahingahan, ng kaaliwan, ng comfort, O God. At patuloy na ikaw po ang sumama sa buong tahanan nila, yes, Panginoon. Lord. Even for some people, Panginoon, na merong mahal sa buhay na may karamdaman,
We pray, Lord, for those people na tinatakbo bigla sa ospital, nasa ER, at anuman ang sitwasyon nila, ilang weeks na sila, wala pa silang nababalitaan about their family, Lord, especially those who are infected with COVID-19. We pray, God, that your mighty hand will be upon them. Heal them, Lord. Touch them, O God. Lord. Allow them to rise up, Lord, and walk out of that hospital or out of that clinic and declare that Jesus is our healer. Amen. Salamat po, Panginoon. At sino man, Panginoon, ang may mga pangailangan, abutin mo po sila ngayon. Abutin niyo po kami. Mm-hmm. Dalangin namin, pag natapos po itong pandemic na ito, ang masasabi namin, ang Diyos namin ni dakila pa rin. Yes, Lord. Our God is great and our God is good. Amen. Salamat po sa kabutihan po ninyo. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan ngayon. We give you all the praise. We give you all the glory. And we lift you up. This we ask and pray in Jesus' name. Everybody say amen. 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 God bless you po. And we'll see you for the last day tomorrow of our daily worship, word, and prayer. Shalom! Shalom!